Konnichiwa, minasan. Welcome sa aking channel, Eric's Nihongo Lessons. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating i-conjugate ang isang su-ending verb, hanasu, o magsalita, sa isang daang paraan gamit ang mga conjugations na napaka-common sa pang-araw-araw na salitang Hapon at atin ang napag-aralan sa mga nakaraang leksyon. Pag alam mong paano i-conjugate ang hanasu, pwede ka nang mag-conjugate kahit na anong su-ending verb. Ito ay ikalawa sa apat na parte at sa bidyong ito ating tatalakayin ang conjugations numero 27 hanggang 50. Yoroshii desu ka? Hajime mashou! Mula leksyon 35 hanggang 110, natutunan natin ang higit sa 100 iba't ibang verb conjugations na ginagamit sa ordinaryong Nihongo at ang leksyong ito ay sumusuma total ng mga leksyong yon. Dito, i-conjugate natin ang su-ending verb na hanasu o magsasalita. Tayo ay gagamit ng dictionary form, hanasu, pati na rin ang te form, hanashite, conjunctive form, hanashi, ang plain negative non-past form, hanasanai, at ang plain past form, hanashita. Sa puntong ito, dapat alam mo na paano pormahin ang mga conjugations na ito. Pwede mo ring reviewin paano sa leksyon 27. Ang video ito ay magre-review ng formula at ng isang ehemplo na sentence ng bawat conjugation na ating tatalakayin. Ito ang mga conjugations. Gumawa paminsan-minsan. Payo at suhestyon. Kakayahan at abilidad. Iba't ibang conjugation na nagpapahiwatig ng dalawang action na sabay-sabay ginagawa o habang nantuka-nantuka. Panahon ng paggawa o tuwing. Ang mga conditional conjugations o kung gagawa. Kailangang gawin, habang ginagawa, gumagaling, at sobrang paggawa. Kung nais nyo pong tumulong upang makagawa tayo ng mas marami pang mga libreng videos katulad nito, pwede po kayong magbigay ng kahit anong halaga sa aking PayPal account, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's ay E-R-I-C-S, wala pong apostrophe, Nihongo Lessons. Ang link po ay nasa description box sa ibaba. Need you nanabang, gagawa paminsan-minsan. Ang formula ay dictionary o root form ng verb plus koto ga aru. Ru koto ga aru na ating tinutukan sa leksyon 55. Magsalita paminsan-minsan. Hanasu koto ga aru. Hanasu koto ga aru. Ako'y nagsasalita ng Nihongo sa trabaho paminsan-minsan. Shigoto ba de Nihongo hanasu koto ga arimasu. Shigoto ba de Nihongo hanasu koto ga arimasu. 28番 payo at suhestyon. Ang formula ay plain past o ta form ng verb plus hogai. Ta hogai. Leksyon 56. Pwede rin natin gamitin ang dictionary o root form ng verb as in ru hogai. Pero mahina ang dating at mahuhulog ito bilang suhestyon. Sa ehemplo natin, ating gagamitin ang mas malakas na ta hogai. Mas mabuti na magsalita. Hanashita hogai. Hanashita hogai. Mas mabuting magsalita ng Nihongo kay Miss Suzuki. Suzuki-san to Nihongo de hanashita hogai desu. Suzuki-san to Nihongo de hanashita hogai desu. 29番. Payo at suhestyon pa rin pero sa negatibo. Mas mabuti na hindi gagawa. Ang formula ay nai form sa verb plus hogai. Nai hogai. Leksyon 56 pa rin. Mas mabuti na hindi magsalita. Hanasanai hogai. Hanasanai hogai. Mas mabuting hindi magsalita kapag puno ang bibig. Kuchi ga ippai de hanasanai hogai desu. Kuchi ga ippai de hanasanai hogai desu. 30番 abilidad o kakayahan, long version. Ang formula ay root form o dictionary form ng verb plus koto ga dekiru. Ru koto ga dekiru. Leksyon 57. Pwedeng o marunong magsalita. Hanasu koto ga dekiru. Hanasu koto ga dekiru. Nakapagsalita ako ng Nihongo pero hindi ako nakapagsalita ng Chinese. Watashi wa Nihongo wa hanasu koto ga dekimasu ga Chugoku go wa hanasu koto ga dekimasen.
私は日本語は話すことができますが、中国語は話すことができません。31番、habilidad at kakayahan pa rin pero shortcut. Ang formula para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs katulad ng hanasu ay ang last hiragana ng dictionary form ay gawing e series plus ru. Kaya ang su ending ng hanasu ay magiging se plus ru, seru. Leksyon 57. Pwede o marunong magsalita, hanaseru, hanaseru. At parehong sentence, nakapagsalita ako ng Nihongo pero hindi ako nakapagsalita ng Chinese. Watashi wa Nihongo wa hanasemasu ga, Chugokugo wa hanasemasen. Watashi wa Nihongo wa hanasemasu ga, Chugokugo wa hanasemasen. 32 bang, habang gumagawa. Gagamitin natin ang conjugation ito kung ang dalawang sabay-sabay na actions ay ginagawa ng isang tao lamang. Ang formula ay conjunctive form ng verb plus nagara. Leksyon 58. Habang nagsasalita, hanashinagara. Hanashinagara. Siya ay naghugas ng pinggan habang nagsalita sa akin. Kanojo wa bokuto hanashinagara sara wo aratte imashita. Kanojo wa bokuto hanashinagara sara wo aratte imashita. 33 bang, habang pa rin pero ito ang klase na nagtutukoy ng estado, habang nasa isang estado. Ang formula ay plain past o ta form ng verb plus mama. Ta mama. Leksyon 59. Habang nagsasalita, hanashita mama. Hanashita mama. Pero hindi ito ginagamit sa Nihongo dahil ang ta mama conjugation ay hindi pwedeng gagamitin sa isang verb na pinapatuloy ang action. Kagaya ng hanasu. Ang pwedeng gamitin sa hanasu ay ang nagara, as in hanashinagara. Numero 32, nakatitingin lang natin. Pwede rin ang hanashiteiru aida. Numero 35, at saka hanashiteiru toki. Numero 38, natitignan natin maya-maya. 34 bang, baliktad ito sa numero 33. Habang hindi gumawa. Estado pa rin ito. Estado na hindi gumawa. Ang formula ay plain, negative o nai form ng verb plus mama. Nai mama. Leksyon 59 pa rin. Habang hindi nagsasalita. Hanasanai mama. Hanasanai mama. Pero hindi rin ito pwede dahil sa parehong dahilan na ang hanasa ay action na nagpapatuloy kaya di ito pwedeng kabitan ng mama. Kaya imbis na mama, pwede natin gamitin ang uchini, as in hanasanai uchini. Numero 36, natitignan natin maya-maya. O kaya hanasazuni, numero 92. O kaya hanasanai de, numero 93, na bahagi ng part 4 ng video series na ito. Sanjugobang, habang pa rin. Ito ang conjugation na gagamitin pag ang dalawang action ay ginagawa ng iba't ibang tao. Ang formula ay progressive o teiru form ng verb plus aida o aida ni. Teiru aida o teiru aida ni. Leksyon 60 ito. Habang nagsasalita, hanashiteiru aida o hanashiteiru aida ni. Aida kung ang dalawang action ay pareho ng haba, pareho ng simula at pagkatapos, at saka aida ni kapag ang pangalawang action ay mas maikli at nasa loob ng panahon na nangyayari ang unang action. Ating sentence, habang ang nanay ay nagsalita sa telepono, ang mga bata ay nagbasa ng libro. Okasa nga denwa de hanashiteiru aida, kodomo tachi ga hon wo yonde ita. Okasa nga denwa de hanashiteiru aida, kodomo tachi ga hon wo yonde ita. 36 bang, habang wala pang gumagawa. Iba ito sa numero 34 dahil hindi ito estado. Ang formula ay plain negative o nai form ng verb plus uchini. Nai uchini. Leksyon 60 pa rin. Habang wala pang nagsalita, hanasanai uchini. Hanasanai uchini.
Magtatanong ako ng question bago may magsalita. Daremo hanasanai uchi ni boku ga shitsumon o kiku. Daremo hanasanai uchi ni boku ga shitsumon o kiku. 37番sa panahon tuwing. Sa Nihongo, meron silang sa panahon tuwing gagawin mo na. Di mo pa ginawa, pero gagawin mo na. Ang formula ay dictionary form o root form ng verb plus toki. Root toki. Leksyon 61. Tuwing ako'y magsalita na. Hanas toki. Hanas toki. Bago ka magsalita, paki-on ang microphone. Hanas toki. Mike wo tsukete kudasai. Hanas toki. Mike wo tsukete kudasai. 38番. Sa panahon na habang gumagawa. Ang formula ay progressive o teiru form ng verb plus toki. Teiru toki. Leksyon 61 pa rin. Sa tuwing magsasalita. Hanashiteiru toki. Hanashiteiru toki. Makinig po ng mabuti habang ang maestro ay nagsasalita. Sensei ga hanashiteiru toki, yoku kiite kudasai. Sensei ga hanashiteiru toki, yoku kiite kudasai. 39番, sa panahon na katatapos ko lang gumawa. Ang formula ay plain past o ta form ng verb plus toki. Ta toki. Leksyon 61 pa rin. Nang katatapos lang magsalita. Hanashita toki. Hanashita toki. Tuwing katatapos lang magsalita sa telepono, ang mga Hapon ay magsasabi ng shitsure shimasu. Nihonjin wa denwa de hanashita toki shitsure shimasu to iimasu. Nihonjin wa denwa de hanashita toki shitsure shimasu to iimasu. 40番, ito ang una sa apat na conditional conjugations. Kung gagawa o tuwing gagawa. Gagamitin natin ang conjugation na ito kung ang ating kondisyon ay tungkol sa matematika, lohika, o mga natural phenomenon. Ang formula ay dictionary o root form ng verb plus to. Root to. Leksyon 62b. Kung magsasalita o tuwing magsasalita, hanas to. Hanas to. Kung magsasalita ka, gamit ang malakas na boses, maiinis ang mga kapitbahay mo. Ooki koe de hanasu to, tonari-san ni meiwaku wo kakete shimau. Ooki koe de hanasu to, tonari-san ni meiwaku wo kakete shimau. 41番, ito ang negatibo sa nakaraang conjugation. Kung hindi gagawa. Ang formula ay nai form ng verb plus to. Nai to. Leksyon 62b pa rin. Kung hindi o tuwing hindi magsalita, hanasanai to. Hanasanai to. Kung hindi ka magsalita sa Nihongo, di ka maiintindihan ng iyong mga customer. Nihongo de hanasanai to, okyakusama ni tsujimasen. Nihongo de hanasanai to, okyakusama ni tsujimasen. 42番, ito ang pangalawang conditional conjugation na ginagamit kung ang sentence ay isang pakiusap, pagmamandar o pagdedesisyon at iba pa. Ang formula ay plain past o ta form ng verb plus ra. Tara. Leksyon 62c ito. Kung magsalita o tuwing magsalita, hanashitara. Hanashitara. Kung magsasalita ka ng Ingles, pakibagalan lang po ang iyong pagsalita. Ego de hanashitara, yukkuri hanashite kudasai ne. Ego de hanashitara, yukkuri hanashite kudasai ne. 43番, ang negatibo sa nakaraang conjugation, kung hindi gagawa. Ang formula ay plain past negative form ng verb nakatta plus ra. Nakattara. Leksyon 62c pa rin. Kung hindi o tuwing hindi magsasalita. Hanasana kattara. Hanasana kattara. Kung hindi ka magsasalita sa malakas na boses, hindi ka maririnig. Okiku hanasana kattara, kikoe nakunaru yo. Okiku hanasana kattara,
聞こえなくなるよ。44番ang pangatlong conditional conjugation ay gagamitin kung ang impormasyon ay galing sa nagsasalita. Para itong alam mo ba, nanto ka. Ang formula para sa mga last hiragana changing verbs kagaya ng hanasu ay ang katapusang hiragana ng dictionary form ay gawing e-series at kabitan ng ba. Bale, ang su ng hanasu ay magiging se plus ba, seba. Leksyon 62D ito. Kung o tuwing magsasalita, hanaseba, hanaseba. Kung magsasalita ka ng simpleng Nihongo, maiintindihan ka ng mga estudyante. Kanta na Nihongo de hanaseba, gakusei tachi ni tsujimasu. Kanta na Nihongo de hanaseba, gakusei tachi ni tsujimasu. 45 番ang negatibo sa nakaraang conjugation kung hindi o tuwing hindi gagawa at kaya ng dati ang impormasyon ay galing sa nagsasalita. Ang formula ay na form ng verb gawing nakereba. Leksyon 62D pa rin. Kung hindi o tuwing hindi magsasalita. Hanasa nakereba. Hanasa nakereba. Kung hindi ka magsasalita ng Nihongo araw-araw, sa tingin ko, hindi ka gagaling. Mainichi, Nihongo de hanasana kereba, amari jōzu ni naranai to omou. Mainichi, Nihongo de hanasana kereba, amari jōzu ni naranai to omou. 46 番, ito ang pang-apat na conditional conjugation na gagamitin kapag ang impormasyon ay galing sa nakikinig. Para itong kung sabi mo, nantoka. Ang formula ay full conjugation ng verb plus nara. Leksyon 62E. Kung o tuwing magsasalita, kagaya ng sabi mo, hanasu nara, hanasu nara. Kung nagsasalita ka ng Nihongo, gaya ng sabi mo, umorder po kayo ng pagkain sa Nihongo. Nihongo, hanasu nara. Tabemono, Nihongo de chūmon shite kudasai. Nihongo o hanasu nara, tabemono o Nihongo de chūmon shite kudasai. 47 bang, negatibo ng nakaraang conjugation. Tandaan na ang impormasyon ay galing sa nakikinig. Ang formula ay na form ng verb plus nara. Leksyon 62E pa rin. Kung o tuwing hindi ka magsasalita, kagaya ng sabi mo, hanasanai nara, hanasanai nara. Kung hindi ka pwedeng magsalita ngayon, gaya ng sabi mo, ano kaya kung mamayang hapon? Ima hanasenai nara, gogo osoku ni wa dou desu ka? Ima hanasenai nara, gogo osoku ni wa dou desu ka? 48 番, kailangan gumawa. Meron tayong higit sa 10 conjugation para dito at pwede mo itong panoorin sa leksyon 63. Pero sa ehemplo natin dito, ating gagamitin ang na form ng verb gawing nakutya. Kailangang magsalita, hanasa nakutya, hanasa nakutya. Kailangan mo magsalita ng Nihongo araw-araw upang magiging fluent. Pera-pera ni narutame ni mainichi Nihongo o hanasa nakutya. Pera-pera ni naru tame ni mainichi Nihongo o hanasa nakutya. 49 番, habang tumatagal, nagiging nantoka. Ang formula ay ba form ng verb, uulitin ulit ang verb, plus hodo. Ba, ru, hodo. Leksyon 64. Habang magsalita ng tumatagal, nagiging nantoka. Hanaseba, hanasu hodo. Hanaseba, hanasu hodo. Habang tumatagal ka sa pagsalita ng Nihongo, mas gumagaling ka. Nihongo de hanaseba, hanasu hodo, jōzu ni naru. Nihongo de hanaseba, hanasu hodo, jōzu ni naru. 50 番, labis na gawin. Ang formula ay conjunctive form ng verb plus sugiru. Leksyon 65. Sobrang magsalita. Hanashi sugiru. Hanashi sugiru.
Sobra akong nagsalita kaya tumuyo ang lalamunan ko. Hanashi sugite nodo ga kawaita. Hanashi sugite nodo ga kawaita. Susumahin natin ang mga conjugation na ating tinalakay sa bidyong ito. Gumawa paminsan-minsan. Payo at suhestyon. Kakayahan at abilidad. Iba't ibang conjugation na nagpapahiwatig ng dalawang action na sabay-sabay ginagawa o habang nanto ka nanto ka. Panahon ng paggawa o tuwing. Ang mga conditional conjugations o kung gagawa o kung hindi gagawa. Kailangan gawin. Habang ginagawa gumagaling. At labis na paggawa. Sa susunod na video, i-conjugate natin ang kaku sa mga conjugation na ito mula 51 hanggang 75. Pagbibigay at pagtatanggap ng action. Hindi na gagawa. Tokoro bilang punto ng panahon. Pagpapahiwatig ng balak o layunin. Mga desisyon. Pagtantsa at probabilidad. At ang mga pseudo-nouns na hazu o dapat lang, wake o rason, at noni at keredomo na nagpapahiwatig ng pagkasalungat na ideya. Kung nais nyo pong tumulong upang makagawa pa po tayo ng mas maraming libreng video lessons katulad nito, pwede po kayong mag-donate ng kahit anong halaga sa aking PayPal link na nasa loob ng description box. At kung nais nyo ng summary conjugation sheet kung saan nakalista ang lahat ng 100 conjugation ng video series na ito kasama kanilang mga formulas o kahit anong exercise sheet na mga nakaraang leksyon upang patibayin ang iyong napag-aralan, mag-donate lang po kayo ng $10 at pagkatapos nyo akong i-email, ipapadala po sa inyo ang inyong order. Kung exercise sheet, ako mismo ang mag-check ng iyong mga answers at bibigyan ko po kayo ng personal feedback. Salamat po sa inyong suporta. Yoroshiku onegai shimasu. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong vocabulary. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte kudasai. Ja, mata ne!